So yun mga kapunit, nandito na ulit tayo sa bayan ng Los Baños, papuntang Bae. Kasi meron tayo itong pupuntahan sa dulo eh, lampas ng bayan ng Bae. Kaya takong pugi lang. Hindi naman tayo kasi ganong nagmamadali ngayon eh, kasi makakarating din naman tayo ito sa ating paruroonan. Kakausapin tao. So yun mga kabunit, mulit-muli po na sinasabi ko na ako'y humihingi sa inyo ng pasensya kung doon sa mga nasabi ko po ay hindi maganda sa inyong pandinig, sa inyong makikita, yun po yan, hinihingi ko na po ng pasensya sa inyo. Kung tulad nga po ng nasabi ko sa inyo na ang ating content ay talagang solo, sabi ka solo lahat, akin lahat. Kasi wala naman po talaga tayong makakatulong pa na yung misis ko naman may trabaho din sa opisina, kaya wala, basta as in talagang solo fight, ika nga. Ang lahat ng ginagawa natin mga kabunit mag-isa lang. Traffic, stoplight na ng Los Baños. Ganito naman dito lagi mga kabunit, laging traffic. Basta pagdating dito sa stoplight na ito, traffic na tayo dito. Kasi intersection ito eh, yung sinasabing pedestrian intersection. Marami din na diba na estudyante, kaya bigayan lang. Dito, tulad dito, nakago na tayo mga kabun ito. Go, go, go! Buhay natin ngayon mga kabunit, ang mga nakikita ko base lang sa mga naobserbahan ko, parang medyo hirap pa rin tayo kumita ng pera sa ngayon, sa kadahilan ng siguro marami pa rin mga kumpanya na hindi pa talaga totally nakaka-recover dahil doon sa mga nangyaring lockdown at tagal dito sa atin. So kaya po medyo ganun pa rin yung medyo ganun yung ating ekonomiya, ika nga. So bagamat ganoon po, patuloy at patuloy pa rin naman tayong tumutuklas or lumalaban sa mga hamon ng anumang kahirapan sa ating buhay. Dahil tayo naman po talaga mga Pilipino ay hindi nawawalan ng pag-asa na balang araw ay makakunta natin yung mga magagandang bagay para sa atin. So meron tayo hinahanap kabunit na na isang lugar, kaso hindi ko makita. Yung sinabi sa akin ni Tita Lorna kahapon, nag-general cleaning na naman, clearing pala,
ng mga puno sa tabi ng kalsada. So dapat dapat talaga, wala na yung mga puno yan sa tabi ng kalsada. Lalo-lalo na kapag malapit sa mga wire ng mga Meralco. Kasi kapag po meron mga puno ganyan sa tabi ng kalsada, tapos inabot tayo ng kalamidad o ng bagyo, nagkaroon tayo ng bagyo dito sa atin. So yan po kasi yung ano, yan po mga puno yan ang mabilis na makapagpawala ng supply ng kuryente sa atin. Kasi nga po, pag naputol yan o natumba, yung mga puno yan, tatagan po dyan sa cable wire ng ating mga linya ng kuryente yan. O di, nawawalan po tayo ng, ano, ng supply ng kuryente. Kaya, napakahirap po pagka may mga ganyan puno. So tama lang po yun, no? Ganyan, na kiniklearing nila yan, inaalis na. Para sa ganun, hindi na maging sagabal yan sa mga wire ng ating mga kuryente. So marami na naputol dito ang puno. O, dito mga kabuno ito, pinutol na yung mga puno dito. Kaya bus na yun nasa tabi ng kalsada. Hindi naman po talaga dapat lagyan ng puno yung mga puno ng tabi ng kalsada eh. Dapat po talaga inaalis yan. Hindi yan dyan itinatanim. Ang mga puno kung ganyang malalaki, dapat sa bundok natin tinatanim yan. Kasi yan po yung nagpipigil sa bundok ng pagbuho ng lupa, paglaganas ng tubig. Kung makahoy po ang ating kabunduan, kahoy, yung mga kahoy pong yan ang nag ano, ang nagpipigil sa ating kabundukan. Kaya dapat nga po talaga minamahal natin yung ating kalikasan. Kapagkat yan po ang kalikasan natin, yan ay binigay sa atin ng Panginoon para mahalin, hindi para walang ihain o ramuhan. Lalo-lalo na po ang ating mga kabundukan, yung mga kahoy na malalaki dyan, na yan po kusang tumubo dyan sa ating kabunduan kapagkat yan ay talagang nilalang din ang ating Panginoon, tapos kinakalbo naman ang ating mga kababayan. So, ginukuha. Kaya wala po nangyayari. Kaya tingnan nyo po ang nangyayari sa ating mga ibang probinsya o ibang bayan kapag nagkaroon ng kalamidad ang bagyo at tumama sa kanila ang mga malalakas na bagyo. O, tingin po ang nangyayari sa kanila. Ang nangyayari po, ang nasasalanta kabayanan. O, yung mga mismong kabahayan ng mga tao. Kasi, kaya nangyayari po, nung gayon, wala nang nagpipigil na hangin sa bundok. Kasi kalbo ang bundok, wala nang kahoy na malalaki. Ang mga naando sa bundok lang, yung mga maliliit na kahoy lang, wala pong magiging kasinong silbi yung maliliit na kahoy natin sa bundok kung ganun na lang natitira. Ang tanging nakatutulong po kasi sa pagbasag ng mga ng hangin, lalo na sa bagyo, yung mga malalaking kahoy na nasa kabundukan natin. Kasi po, pagka marami ang kahoy dyan na malalaki sa bundok, kapag dumaan dyan ang hangin, bago dumating sa kabayanan, basag na, mahina na po. Hindi katulad nung pag galing sa bundok ng bundok ang hangin na gawa ng bagyo, pagbagsak niya sa kabayanan ay sobrang lakas. Kasi wala pong nagpipigil na mga puno na. So yun lang mga kabunit, pasensya na po kayo kung medyo ganun yung akin nasabi. Dito na po tayo sa ating isang magandang kliyente. Ha? Sa palagay mo? Ha? Sa palagay mo? Oh, may mic ako. Oh. Kaya, ingat sa pagkain. Binalag ko na yun, yung rambutan. Binalag ko yan. Hindi naman sa pinagbabawalan natin kumain yung kahit sino. Kasi karapatan natin kumain, pero tingnan natin yung magiging epekto sa katawan. Na tayo rin na makikinabang. Kasi
kapag yan eh, hindi naman sa pagkano sa iyo. Tulad yan, yung ganyan. Binatok. Alam kong, yan naman hindi ititinda ng hindi malinis. Pero, kung hindi rin lang kayong gumawa, pero, ako hindi talaga ako nagbibili ng ganyan. Kahit pa sabi, kahit anong gutom ko, hindi ako nabili niyan. Tsaka yung mga, pag dito. Basta yung mga nandiyan sa labas ng mga pagkain, hindi sa tingin ko hindi safe. Walang ano, hindi mo kung papakain. Naniniguro lang. Sa isang restaurant, halimbawa, gala ako. Tulad yan, gala ako, gala, ganyan. Halimbawa, sa isang restaurant, kumain ako dito kasi lagi ako diyan, halimbawa, diyan lagi ako nakain. Tandaan mo, diyan lang lagi ako kakain araw-araw sa iyo. Hindi ako nagpapalipat-lipat. Kasi pag kumain ako diyan ngayong araw, bukas eh wala akong nararamdaman sa katawan ko. Tandaan mo, diyan ako nandiyan kakain. Kahit saan ako pupunta. Kahit yun, sinasadya ko pa yan. Diyan talaga ako nakain. Hindi ako ganun din kayo. Kayo pagka, oh, lalo na ikaw, estudyante ka. Kung wala ka mang baon o rotantin, tingnan ang pagkain. Sinasabihan ko nga sila, dapat magbabaon. Magbaon na kayo kung kinakailang. Kung gusto nyo may laging safe, magbaon na lang. Huwag kayong ano, yung tag dito. Yung... Basta lang. Hindi, kasi kami sa kalimitan, kaya hindi nagbabaon yung mga yan. Nahihiya. Opo, sabi daw po, ang dadating daw po agad ang ma'am. Oo. Hindi na nauubos. May lunch break naman kayo. Dito kayo kumain. Oo. Kakari lang ako, kuya na. Bakti lang sila, sir. O, bago, ang gawin na yun, bago pumasok, kumain muna. Sabi ko ba na kayo, bago kumain. Oo. Para ano? Safe. Okay din itong pinagawa mo ganito, no? Maganda rin, no? Kaya nga lang, ano? Ang nakain talagang standing position, no? Opo, nakatayo talaga. Walang ano? Diretso sa payong kinain. Oo, walang bangko. Madaming nakakain dyan pagka ganyan nakatayo. Oo po. Pwedeng magsampu sila dyan. Oo. Pwede namang hawak na yung kanin eh. Nandiyan lalay ulam eh. Oo, pwede. Ganun lang. Patong lang po sa Diyos sa tabi. Kaya, maganda nga itong ganito eh. Nagplano din akong magpagawa ng ganito sana eh. Oo po. Oo. Iba po kasi style ngayon, kuya. Kasi may gugum na. Oh, may taas meron nga. Nasa ano, siyoto pataas na po ang payong. Ayun, ganun? Opo, hindi na po sila gagamit ng payong. Nagbubong na sa diretso. Kaya nga, yung diretso bubong na. Opo. Tapos naglalagay lang ng konting trapal na pagka medyo naiinitan. Ang ganda lang po tingnan nun. Oo nga. Kaya lang medyo mahal na po eh. Nagtanong ako eh. Nagtanong ako doon eh. Stainless yung karto, pero galvanizado. 25 na eh. Kita niyo po, mahal lang niya. Kaya sabi ko, mahal na pala. Tapos gagawa, ano pa ako ng motor. Kaka mahal din. Kaya sabi ko, saka na lang muna. Wala ko rin pahunan. Hindi pa po kaldero. Hindi pa kaya ng budget. Magkano ang 1 piraso niya kaldero? Depende pa po sa size niya. Oh, tulad niya. Kasi dati nag-27 po. Oh. Ibang size niya. Eh ngayon, nagtaas. Lalo po nagkakamit din kaya. Lalo po nagmamahal sila. Nasa 3,000 na po yan tapos na. Eh kasi nga, marami nang gumagawa ng ganyan eh. Opo. Ayun na po pinakamalaki dito eh. Sa Sabaw. Kung mataas ko yung matagal. Ah, doon mo niluluto? Opo. Tapos ito, pagka na ano, puro ito o... Puro. Yan po sa ilalim ng hawakan. Yung ano po, boundary. Ah, di, hanggang dito? Opo. Kasi tatapon po dyan eh, sa hands. Pero kung sakali, pwede mo pa siyang i-ano, marami pa kakain nun, yung o, dito. O, di. Marami pa tao yun. Di, isalin sa ibang lagay yan, tapos pagdating dito, saka ilagay. Ano ba yan, may apoy sa ilalim? Okay. Mahina lang. Kasi talagang dapat, mainit yan eh. Opo. Kaya nga pala, mainit nga eh. Sige. Bye-bye. Okay.
Okay. Nakausap natin yung anak ni ate na isa. Pinagbawalan natin yung mga yun ng ganun. Delikado yun eh. Delikado sa kalusugan ng ating mga mahal na kababayan. Ah, dami. Daming-daming sasakyan. Hindi tayo makaliban. Alright. So yun mga kabulit. At bagamat tayo galing ng tuloy sa dulo, yan naman tayo sa ating pinanggalingan ulit. Yan naman ang ating pupuntahan para ating makausap ng maayos. Alright. So basta ingat-ingat lang po tayo sa mga kapunit, sa mga anumang uri ng ating kakainin, lalo-lalo na po pagka nakikita natin ang mga pagkain ay sa tingin ninyo hindi safe, hindi malinis yung place. Kaya kailangan bago tayo kumain mga kapunit sa isang kainan, tingnan natin yung place, yung mga nagtitinda, yung mga basta yung mga lahat ng tao na kapaligid dyan sa isang kainan. Tingnan natin maigi yan, tingnan natin yung mabuti. Sa panahon ngayon, kailangan po talaga mag-iingat. Para natin, para naman yung pero maiwasan lang natin yung kung ano man yung mga cause ng problema na nahandi yan sa mga ganyang bagay. So hindi naman natin pinagbabawal na baka alam mo sabihin eh, kaya gano'n ni Dierney ganyan eh. Hindi naman po tayo masilan. Nag-iingat lang po talaga tayo. Yun lang po yung magandang bagay na dapat nating laging nasa isipan. Yung ingatan natin yung ating katauhan, yung ating sarili, lalo-lalo na po yung ating kalusugan. Sapagkat nag-iisa nga lang po talaga yan ang ating sarili po, ang ating pagkatao. Nag-iisa lang yan sa mundo. Wala naman po tayong kakampal o ka-duplicate o halimbawa katulad ng mga piyesa na kapag ilagay mo ngayon sa sasakyan mo, meron pa yan, may mabibili ka pa uling ganyan, ay wala po. Tayo pong tao ay nag-iisa lang, kaya pag tayo ang nawala, wala na, wala na remedyo. Wala na pong palit-palit. Ika nga, tayo pupunta na uli sa kung saan tayo nanggaling. Babalik tayo doon sa kung saan tayo nanggaling. Mulit-mulit tayong babalik sa Alikabok. Yun, ganun lang ang buhay ng tao. Ganun lang talaga tayo mga kapunit. So kaya bagamat po tayo habang nabubuhay pa dito sa taigdig, ika nga, ingatan po natin yung ating katauhan, ating sarili, kalusugan. Ingatan po natin yan. Dahil kapag yan ay nawala, kawawa naman yung mga may iwan natin. Okay lang po sana ang mawala tayo kung yung mga may iwan natin, iiwanan natin ay may kakayanang maghanap buhay. Kakayanang tumayo sa mga sa sarili ng mga paa. Ay paano po kung kaliliitan pa ang ating mga supling, mga anak o na tanging sa atin umaasa, ay kawawa naman po sila. Kaya mag-iingat po tayo palagi. Yun lang po mga kapunit. At sana po meron kayong makuhang kaunting idea doon sa mga nasabi ko. Kung ako man po yung may nasabing hindi maganda para sa inyong pandinig at sa inyong makikita, ay pasensya na po kayo talaga mga kapunit. Kasi yun lang po yung nasabi ko lang, base lang sa ating pwedeng i-share na konting kaalaman at tip sa inyo mga kabunit. Alright, so yun mga kabunit, at tayo babalik na ulit dito sa
ating pinanggalingan kanina. Sana nandito na yung ating isang pleading lagi na lang iniintay. Kasi siya lang naman talaga yung ano eh, yung nagpapatagal sa atin. San ba yung sinasabi ni ate na yun? Anglit. Atrasan natin yun. Kung ano yung pangalan nun. Hindi pa naman ito. Hindi pa pala re-release. Kala ko release na. Nauubali ako dun ha. Hindi pala yun. Kala ko release din. Wala. Hindi pa pala release. Kala ko release na. Ano ba yung pangalan sinabi ni ate sa aking kapo? Android, ano yun? Android? Tingnan natin dito sa may kabila kung saan yung androids na yun. Androids. Hindi ko makita yung androids na yun. Saan yun? Alright mga kamunit, natukoy natin. Kaya lang. Hindi naman natin alam doon kung saan ang bahay. Okay, mamaya itanong na lang natin. Makabuti naman natin din eh. Ipagtatanong natin kung saan doon ang kanyang bahay. Kasi hindi naman bagong lipat lang daw yun doon eh. Sigurado ko hindi pa yung kilala doon. Kung sinong kung saan ba yung so yun mga kabunit, natukoy natin yung itinuturo sa atin, kaso hindi na lang natin natukoy yung bahay ay Jesus Maria Joseph, hindi natin naalaman, nakita kung anong number ng bahay, anong number ng bahay dun. Tanong uli natin mamaya. Okay. Alright, so yun mga kabunit, ganun lang naman talaga eh. Pag sinusugsug natin yan, hinahanap natin yan, malalaman natin yan kung saan ba talaga sila nag-stay at nagtitigil, kung saan sila nakatira. Kailangan talaga yan, alamin natin yan. Ganun lang yan mga kabunit eh.